Janelle. Hi guys, welcome. Welcome back dito sa ating channel, Finger Licks and Chords. Yan, ito na naman si Kuya Ryan, may i-share ako sa inyo. Hindi ako si Janelle. Kuya Ryan to. Okay, ayan, okay. Ang i-share ko sa inyo ay kung paano natin nahanapin yung iba pang mga chords dito along the board, along the this fretboard using your basic chords na alam. Okay? Pero kailangan konting step up, konting level up to. Okay? So kung alam mo na kuya yung E, E minor, A at A minor, very good ka. Mas very good ka kung alam mo na ang F sharp minor at ang B minor. Medyo mahirap mag-bar. Pero sabi ko nga, kailangan pag-aralan mo talagang gumamit ng bar. Kasi kung gusto mo mag-gitara, gusto mo talaga matuto mag-gitara, practicein mong gumamit ng mga chords na naka-bar kasi marami kang ma-encounter na ganun. Okay? Hindi ko na patatagalan. Ito na kuya. Nabilisan lang to, ha? Ito, number 6 ay, kung tawagin, ay E string. So, may note ako, ha? Walang C sharp at walang C flat at F flat. Walang C, ulitin ko, walang C at F flat. Walang flat yung dalawang yon. At wala namang sharp ang E at B. So ibig sabihin walang C, walang C flat, wala ding F flat, wala ding E sharp, wala ding B sharp, okay? Sa chords wala, pero sa notes meron tayong tinatawag na enharmonics, meron pong ganoon, pero hindi kasama rito 'yon, medyo malalim 'yon. Dito lang tayo sa chords, okay? Ito E. Ayan ang E, yung open chord ng 6. Ang kasunod niyan ay F. Kuya, ba't magkatabi agad? Kasi nga, walang E, tanda mo, walang E sharp. Ang lahat ng papunta dito, pag andito ka, papunta ka rito, tumataas ang iyong note, ang tawag nun ay sharp. Pag galing ka naman dito, papunta ka naman doon, bumababa ang iyong note, ang tawag doon ay flats. Okay? So, ito yon. Kung ito, magkatabi lang ang E at F. Ang F at G ay may pagitan na isa. Okay? So, dito tayo sa G. Ang G at A ay may pagitan din na isa. Ito. So, E, open, F, ito G, ito A. May pagitan, no? Ang F at G may pagitan na isa. Ang G at A may pagitan na isa. Okay, moving forward. Ang A at B ay may pagitan din na isa. Okay? Ang B at C ay walang pagitan. Kasi nga, walang C flat at wala ring B sharp. Okay? So, ito naman, ang C at D may pagitan din na isa. Okay? Tuturo ko na sa inyo kung paano. Kung ang open ay E, ang kasunod ay F, etong F at G ay may pagitan na isa. Ang tawag dyan ay, it's either F sharp or B or G flat. Okay? Aba, kuya, dalawa pala pangalan. Dalawa, yun yung tinatawag na enharmonics. Na ibig sabihin ng enharmonics ay notes with the same tone, pero possible na magkaiba ang kanilang name. Okay? So, ito yung F, ito yung G. Merong pagitan, which is, pag pinorward mo ng half, tumaas ang nota ng isa, ibig sabihin, sharp. Pag galing ka naman dito sa G, bumalik ka ng kalahati, ang tawag doon ay, ang tunog ay bumaba, ang tawag doon ay sharp. So, ito ay F sharp, ito F sharp. Galing ka dito, binaba mo, or G sharp. So, dalawang pangalan niya. Okay, dito naman sa G, papunta sa A. Ang gitna nun, ganun din. Either G sharp, or pag galing dito, A flat. Ganun din dito. Okay? So, gusto ko kapatid, ikaw na magpangalan. Ano bang pangalan nito? Diba? Gamitin mo yung tinuro kong method. Ano bang pangalan nito? Yung dalawang pangalan itong nasa pagitan ng A at B. Ikaw na mismo sumagot, ha? Salamat. Tapos, lagi mo sa comment box. Sigla natin kung tumama ka. Okay, so kung ito yung form ng G mo, para kang may kapuri ito niyan. Pero ganito talaga form niyan. Ha? Yan yung F. Yan, no? Ay, yung E. Yan yung E. Pag nilagyan mo ng bar. Hindi mo na kailangan bar. Pag nag-F ka, sintonado naman, di ba? So, kailangan mo mag-bar. F. So, ganun. Pwede mo lang apply yon yung tinuro ko sa inyo. Pag pumunta ka dito, F sharp. Ah, di alam mo na ngayon yung F sharp. Kung nandito ka, nakalagay itong G sharp eh. G sharp.
forward kami dito. Alam mo na yung G sharp ngayon, kapatid, di ba? Eh, kuya, nakalagay G flat eh. Eh, di G. G flat. Oh, di ba? Paano ba malalaman, kuya, yung ano, yung, tandaan mo yung form natin, ha? Yung form ng F, ha? Yan yun. Yan yung shape. Eh, nakalagay minor eh. Anong minor? G sharp minor. Eh, di hanapin natin G sharp minor. Punta ka sa F. Ito yung F. Ito yung F. Ito yung G. Eh, G sharp. Punta ka rito. O, gawin mo ngayon yung shape. Ayun, dyan ka na sa G sharp. Oo nga. Eh, G sharp minor nga. Eh, di tanggalin mo to kapatid. Ito. G sharp minor yan. Okay? So, tandaan mo, ha? Ito, pag tinanggal mo, ay minor. Pag nasa form ka na ito, ha? Nasa form ka niyan, ha? Yan ay G minor. G sharp minor. Oh. Paano pa? Nakalagay doon, B flat minor. Hanapin natin yung B flat minor. Ito yung F. Ito yung G. Ito yung A. A, B. Okay. B flat minor, kuya. Di atras mo yung B. Atras mo ng kalahati ng isa. Gawin mo ngayon yung form. Tanggalin mo to. Ching! Magic, di ba? Okay. Eh, kuya, paano ba kung chords yung ano? Ang kailangan ko kasi, ano eh, C sharp minor 7. Ang dami nung nakalagay ng C sharp. C, may sharp na, may minor pa, may 7 pa. Ganito, kapatid. Pag nandito ka sa form na yan, uli, dito lang tayo sa form na to, ha? Tanggalin mo lang to, kapatid. Kanina, ito, di ba? Pag tinanggal mo to, minor. Ngayon, pag tinanggal mo to, kapatid, yan, di, tinatawag na 7. Eh, tinanggal mo parehas, minor, 7. Eh, anong chord ka? F. F minor 7. Okay? Tanggal yan, ha? Eh, F sharp minor 7. Forward ka. F sharp minor 7, eh. Eh, sabi ko nga, kuya, ano, eh? B flat minor 7, eh. Hanapin mo, eh. F, G, sa G ka na, A, B, okay, ayun na yung B. O, punta ka na dyan. I-chord mo na yung B mo. B flat, isa-isayin mo. B, balik ka, flat, then minor, tanggalin mo yan, 7. Ayos. Alam mo na ngayon, di ba? So, ano na so far? Ganun din yan papunta rito. Kung nakalagay, D sharp minor 7, D, oh. Nasa B ka na, B, C, magkatabi lang ang B at C, di ba? Oh, yan na, tanda mo yun, B at C. May pagitan ang C at D. So, ito ka na sa D, oh. Gawin mo na ngayon yan. Gusto mo yan, eh. Nasa D ka na. Ano ba hinanap mo? D sharp minor 7. D sharp minor 7. Paano yung sharp? Papunta rito. Forward ka ngayon ng half. D sharp na yan. Tanggalin mo ngayon to, minor. Eh, masaya ka na. Gusto mo pa yung 7, eh. Di tanggalin mo rin yan. Yan na yung D sharp minor 7. Okay? Ganon kadali lang yung kapatid. Ha? So, tatandaan mo, ha? Uulitin ko, kapatid, ha? Pag sinabing papunta rito, tumataas ang note, ang tawag dyan ay sharps. Pagpapunta naman dito, bumababa ang tunog, ang tawag dyan ay flats. Okay? Alphabetically arranged from E, E, F, G, A, B, C, D, and E. Okay? One octave yun. So, ano ba yung one octave? Yun yung isang set of notes ng Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Explain ko yan kung paano yung explanation yan sa susunod na video. Okay? And meron pa tayong note, ha? Sabi ko sa inyo kanina, walang C flat, wala ring F flat. Sa sharps naman, walang B sharp, wala ring E sharp. Sa chords po yun, sa chords. Sa chords walang ganon, pero sa notes, meron. Meron po. Meron mga instances na kailangan isulat yung mga E sharp. Yun yung tinatawag na enharmonics ang explanation. Sa susunod ko na explain yan, kasi hindi pang beginners yun. Medyo nakakalito. Okay? So, yun lang muna. Tatandaan nyo, ha? Kayo na rin mismo, ha? Sagutin nyo. Kunyari, magganyan ka ng tipa dyan. Tapos, tignan mo, ano kayang chords to, di ba? Adi, alam mo na. Ang maganda pa rito, pag ginawa mo, masasanay ka mag-bar ng mag-bar. Masasanay yung muscle memory ng iyong left hand na mag-bar chords. Ha? Tatandaan mo, F, F sharp, minor, 7. Alright, di ba? Tapos, dito naman ako sa G, A, B. B, papunta ron, flat, tanggalin mo to, minor, tanggalin mo to, 7. B flat minor 7, okay. Sana nagustuhan mo, kapatid, ha? May susunod pa tayo nito, ha. Palike naman ako, subscribe ka na rin, hit the button. Babay muna si Kay Ryan. Ciao, ciao. Chone.